Hello, good afternoon guys. Magandang hapon. So, may gagawin na naman tayo mga ka-DI. Mayroong isang electric fan dito na naiwan. Yung dalawa noon ay na-repair ko na, pero yung isa ay naiwan ko pa. Ngayon ko mga na bakanting re-repairin mga ka-DI. Pero bago ang lahat at shout out sa aking mga subscriber, sa lahat na nag-comment sa aking mga video na ina-upload, shout out sa inyo at thank you sa inyong mga suporta guys. At medyo tumataas na yung subscriber ko. I hope marami pang magsusubscribe. At kung sino man ang makapanood at makakita ng aking video, comment lang kayo guys. Kahit papaano sa abot na aking makakaya ay magre-response ako sa inyo mga ka-DI. So, sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking video, subscribe kayo and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video. So, let's go guys. Electric pa na naman ang gagawin natin. One eternity later. So, yun guys. Ito yung electric pan natin na re-repairing ngayon. Ang brand niya ay Panasonic. Yan. So, stand pan to siya guys. So, titestingan natin at pa-plug natin kung gumagana ba siya o hindi. So plug natin guys. And so naka-plug na siya. Ito yung mga button niya, 1, 2, 3. So yan guys, tingnan nyo. Pag umiikot yan, ibig sabihin gumagana siya. So number 1, yan, wala. Naka-post button tayo ng number 1. Number 2, wala din. Number 3, wala rin. So kailangan natin magbukas ng motor guys. Tatanggalin ko to. Buksan natin yung motor dahil alam ko kung ano yung diferensya nito. Thermal fuse na naman guys. So ang tabayanan lang ninyo mga ka-DI. Tutok lang kayo sa aking video para malalaman niyo kung paano maggumawa at mag-repair ng mga electric fan niyo. One eternity later. So, yun guys. Natanggalan na natin ang takip cover niya. Kung makikita niyo itong klaseng motor na to, iba guys doon sa kadalasang mga motor na nakikita natin. Ito walang tornilyo, naka-clip lang siya. Yan. So mas mabilis siya tanggalin dahil walang tornilyo. Yung ibang motor kasi may tornilyo kabilaan, ito wala. So yung pagkakaiba ng motor na to guys. One eternity later. So ito mga ka-DI, binuksan ko na yung motor natin. So kung nakikita niyo guys, ito yung thermal fuse na naka-connect dito. Ang kagandahan nitong motor nito guys, madaling tanggalin yung thermal fuse. Hindi tulad ng ibang motor na kailangan po bang tanggalin talaga roon sa loob ng pinaka-coil niya. Ito nakalitaw lang siya. So mabilis tanggalin siya. So yun guys, titestiran natin to, yung thermal fuse. So ilagay ko yung tester natin. So kung dito, papaluin natin yan. Ayan, gumagana yung tester natin. Ayan. Pero pag dito sa kabila, oh, hindi gumagana guys.
So kung dito natin sa kabila, di gumagana yung tester natin. Pero pag dito, dahil sinishort natin, gumagana yan. So ibig sabihin yan, open to, sira tong thermal fuse natin guys. So ito yung papalitan natin. So mayroon akong pamalit mga ka-DI. Ito yung bago. Yan. So bagong thermal fuse to guys. So ito yung aking pamalit dito. So tanggalin to, putulin natin para ipalitan natin tong sira na to. So antabayan na lang yung mga ka-DI. One eternity later. So yun mga ka-DI, kung nakikita nyo, yan yung thermal fuse natin na kinabit, yung bago. So hinihinang lang naman natin guys, gamit ng soldering gun yan. So gagamit din tayo ng soldering paste at soldering lead guys, yan, soldering lead to. So kung mayroon tayong mga gamit na ganun, madali nating magawa ito mga ka-DI, yung ating mga electric fan. Kadalasan kasi guys, ito lang talaga ang bumibigay. Pagka wala ng power, hindi umuugong yung ating motor. At pag isaksak natin at paandarin natin, kapag hindi umuugong, ibig sabihin walang power. Ito yung dahilan guys, thermal fuse. Kailangan nating buksan yung ating motor at palitan natin ng thermal fuse. Ganito lang guys. Pero itong klase kasi ng motor to is mabilis siya palitan kaysa yung iba na nakatali doon sa coil yung itong mga wire na to. Yan yun na medyo critical yun. Pero ito madali. Ang brand nito is Panasonic. Kaya magandang klaseng motor guys. At saka yung casing niya naka-clip lang. Walang tornilyo. So yun guys. Ibabalik ko to, takpan ko ulit at maya-maya pagka may balik ko na pagaganahin natin guys. Wala naman talagang iba pagdating sa ganitong motor pagka halimbawa walang power, thermal fuse lang. Pagka mayroon naman power, kadalasan busing o di kaya itong shafting natin marumi kaya hindi siya umiikot, naging stop up siya guys. So kung halimbawa pag on niyo may power siya, umuugong, ito lang busing niya marumi at shafting niya at saka yung busing niya ang marumi. So linisan lang natin gamit yung W30 at saka yung Singer wheel. Yun yung mga ginagamit ko guys dito. So antabayanan nyo mga ka-DI, i-assemble ko ulit at paganahin natin. One eternity later.
Okay, nasimbol na natin. Ibalik na natin siya, guys. Ayan. Naikabit na natin ng maayos. Ayan. So, naibalik lang natin yung clip niya. Ayan, oh. Nakaka-clip lang siya, guys. Pati ito. Paikot. So, okay naman yung ikot niya. Yung ano, malambot. So, testingan natin, guys. Pa-plug natin. So, yan. Tingnan natin kung gumagana na. Pindutin natin number 1. Pindutin natin, guys, number 1. Yan. May ikot na siya, guys. So, kung nakikita niyo yan, mandar na siya. Number 2. Yan. Number 3. Yan. So, yun, guys. Ganun lang ka simple mag-repair ng mga electric fan natin. Sinabi ko na kanina, pag na-testing ninyo at walang power, automatic yan ang sira. Ito, thermal fuse. Pero kung umuugong siya at hindi siya umiikot, linis lang ang kulang yan, guys. Linisan lang natin. So, tunin lang kayo mga kaday. Asimbulin ko yan, lagyan ko ng ilis eh. Dahil yung ilisin yan, kinabit ko dito. Yan, sa electric pan ko para hindi mainit. So, yun mga kaday, nilagyan ko na ng ilisin niya. So, tingnan natin ngayon, guys. Kung kayanin ba niya, medyo may diferensya talaga yung ano niya, shafting at saka bushing. Medyo maluwang na siya kayo, may laro siya. Oh. Hindi dapat ganito yung electric pan natin. Kailangan walang uga o alog o galaw na ganito. So may galaw siya na mga 1.5 mm. So hindi maganda. Dahil ang resulta nito, sasayad yung rotor doon sa stator. So mag high ampere, masusunog ulit at mapuputol, masisira yung ano natin, thermal fuse. So testing lang natin, guys. Napakita ka lang sa inyo na ganun lang mag-repair ng ating mga electric fan, guys. So, paanda rin natin, guys, number 1. Yan. Maganda naman yung buga ng hangin niya, number 1 lang, pero malakas na. Number 2. Yan. Malakas. Number 3. So, yun lang, guys. Hanggang dito lang yung video ko. Salamat sa panonood. Salamat sa pagsuporta ng aking video, guys, at sa aking YouTube channel. At sa hindi pa nag-subscribe, subscribe kayo and don't forget to hit the notification bell. Salamat sa manonood at salamat sa suporta nyo, guys. Hanggang dito lang aking video. God bless sa ating lahat. Bye-bye.